Hey, sa mga viewers ng Kurt TV, more power po sa inyo. Mula naman po sa ikalawang distrito ng Pasig, pinangungunahan ito ni Konsehal Mario Junjun C. Concepcion Jr. Konsehal Orlando Oli R. Benito. Konsehal Corazon Cory M. Raimundo. Konsehal Wilfredo Willie F. Sitiar. And our majority floor leader, Konsehal Rosalio Yoyong D. Martires. At ang miyembro ng ex officio ng ating Sangguniang Panlunsod at Pangulo ng Samahang Kabataan, Georgia Lynn Pansacala Clemente. Ang ating kinatawan sa mababang kapulungan, Congressman Roman Texon Romulo. At ang ating pinakamamahal na punong lunsod, kagalang-galang Victor Maregis Nubla Soto. Nabanggit ng namayapang linguist, polyglot, professor at former director ng Institute of National Language, Dr. Jose Villa Panginiban, na ang salitang Pasig daw ay isang lumang Sanskrit na salita na nangangahulugan na ilog na umaagos sa isa pang bahagi ng katubigan. Angkop na angkop ang salitang umaagos sa ating pagdiriwang ng ating 448 pagkakatatag ng lungsod ng Pasig. At sa kasalukuyang panahon, kinakailangan natin ng pag-asa. Ika nga ni Dr. Martin Luther King Jr., and I quote, "We must accept finite disappointment but never lose infinite hope." Mga kababayan, para sa kanya ikalawang ulat sa kalagayan ng ating mahal na lungsod sa loob lamang ng dalawang taong panunukulan, punong-puno at umaagos ang pag-asa, kagalang-galang punong lungsod ng Pasig, Victor Maria Regis Nubla Soto. Dinig ko
ba ako? Hello. Magandang hapon sa ating lahat. Hello. Siguro, pahingi na... Hello. Magandang hapon sa ating lahat. Baka pwedeng makahingi na lang po ako ng wireless mic. Okay lang po. Maraming salamat. Magandang hapon sa ating lahat. Mainam siguro na simulan ko ang ulat na ito sa pagbibigay-pugay at lubos na pasasalamat sa bawat Pasigueño. At bago po yun, bago ko makalimutan, mabatiin ko rin po kayo ng isang maligayang araw ng Pasig. Happy Pasig Day po sa bawat isa sa atin. Sisimulan ko po sa pasasalamat sa bawat Pasigueño. Una, sa ating kinatawan sa Kongreso, ang tao na kapag meron akong problema na hindi ko alam ang solusyon, siya po ang una kong tinatawagan o tinetext. At siguradong pag nakausap ko na siya ay malilinawan na po ako, si Congressman Roman Romulo. Sa ating napaka-supportive na Sanggunian Panlungsod, sa pangunguna ng ating Vice Mayor E.U. Bernardo, Madjo, maraming salamat sa iyong ulat on behalf of Vice Mayor E.U. Aso, inaantay ko yung Delilah. Parang kulang yata yung ulat niyo, Madjo. Sa ating 30 barangay, sa pangunguna ng Pangulo ng Liga ng Mga Barangay, Kapcon si Rigor, kasama ang mga SK, ang mga kagawad, nandito po ang samahan ng mga kagawad, ang BCLP, sa pangunguna ni Kagawad Gin. Sa inyong mga kawani ng ating lokal na pamahalaan na nagtrabaho ng lagpas sa takdang oras, lalo na sa mga panahon ng krisis. Sa mga department heads natin, sa inyong mga staff, nauuna rito siyempre ang mga medical frontliners, ang ating mga bayani ngayong tayo ay nasa pandemya. Palakpakan po natin mga medical frontliners na pinoprotektahan po tayo araw-araw. Sa nasyonal na pamahalaan, kasama ang mga representante ng mga national government agencies, nakasama po natin dito. Andito po ibang-ibang agency, kagaya ng PNP, BFP, DILG, DOH, DepEd at iba pa, DSWD. At higit sa lahat, sa bawat mamamayang Pasigueño, binabati ko mga nanonood via Facebook Live. Salamat sa bawat mamamayang Pasigueño na nakiisa, sumuporta at nakipagtulungan sa gobyerno. Sa mamamayang Pasigueño na ipinamalas ang diwa ng bayanihan sa mga mahirap na panahong ito. Maraming ninakaw na panahon sa atin, maraming ninakaw na oras sa atin ang COVID. Sa 2 taon ng ating administrasyon, wala pang 9 na buwan bago nagkaroon ng community quarantine o lockdown. Wala pang 9 na buwan. March 2020, naalala ko pa po, pinatawag kami ni Presidente Duterte sa Malacanang. Noong panahon na yun, halos wala pang nakasuot ng face mask. Meron pa akong bineso noon, out of force of habit. At ibang-iba pa ang sitwasyon. Hindi natin inakala na ganito pala ang mangyayari, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong daigdig. Sinong mag-aakala na ganito pala kagrabe ang mangyayari sa buong mundo? Kung ang pag-gobyerno sa mga ordinaryong panahon ay puno na ng hamon, ano pa kaya ngayong pandemya? Sisimulan natin sa ating panukalang vision statement na produkto ng pakikipagkonsulta sa iba't ibang sektor ng ating lungsod at kasama ng paggawa ng comprehensive development plan sa tulong ng isang team mula sa University of the Philippines. Pasig City envisions itself to be the exemplar of participatory and good governance where citizens enjoy a high quality of life in a competitive and inclusive economy, ecologically balanced environment, and innovative and resilient infrastructure guided by a responsive, transparent, and accountable government. Sinasalamin ng vision statement na ito ang pangarap natin para sa isang mapanlahok na pamayanan.
kung saan ang tunay na kapangyarihan ay nasa kamay ng taong bayan at hindi lamang nasa mga taong may posisyon. Naniniwala tayo na kapag mas inklusibo ang proseso, mas inklusibo rin ang resulta. Gaya ng sinabi natin noong 30 ng Hunyo 2019, matayog ang ating mga hangarin para sa lungsod Pasig. Ngunit isinusulong natin ng idealismong nakabatay sa realidad. Ang realidad ng pagbabago ay hindi ganun kadaling makamit. Ang realidad na may mga hindi talaga sasang-ayon sa mga reforma, lalo na yung mga matagal nang nakain ng sistema. Ang realidad na may mga taong akala mo kasangga mo sa pagsulong na mabuting pagbabago, yun pala pansariling interes lamang ang nasa isip. Ang realidad na sa kabilang dako, may mga tao namang mabuti ang puso, kaso maiksi ang pasensya at hindi maunawaan na hindi ganun kabilis na baguhin ang sistema na napakalalim na ng mga ugat. At ang realidad na may mga pangyayari na tanging ang Diyos lang ang may kontrol, gaya ng mga sakuna at siyempre ng pandemya. Ngunit sa gitna ng mga katotohanan ito at ng marami pang ibang suliranin, unti-unti nating napagtatagumpayan ang mga pagbabago at nararamdaman din natin na lumalakas ang ating momentum. Sa puntong ito, sisimulan ko na ang mas formal na pag-uulat ng ating State of the City. Para hindi naman po humaba ng 3 oras, hindi ko may uulat ang lahat-lahat sa mga nagawa at ginagawa natin, highlights lang po ito. Nasimulan na rin natin ang pagbubuo ng 2022 annual budget. Noong 2019, sa unang pagkakataon, sumailalim tayo sa proseso ng accreditation ng mga iba't ibang samahan. At sila po ay nagbotohan sa sarili nila kung sino ang magiging miyembro ng mga tinatawag na local special bodies gaya ng City Development Council. May mga NGO, Homeowners Association, Urban Poor, Seniors at iba pa. Noong 2020, nang dahil sa pandemya, naging limitado ang partisipasyon ng ating civil society o people's organization sa proseso ng budgeting. Simple at mababaw na konsultasyon lamang ang naganap. Ngayong taon, minarapat natin na simulan natin na mas maaga yung proseso upang mabigyan ng mas malaking pagkakataon ng mga samahang ito na maging bahagi sa pagbubuo ng mga programa at proyekto para sa susunod na taon. Inaasahan natin na habang tumatagal, mas masasanay tayo sa ganitong klaseng sistema at palalakasin pa natin ang mga proseso sa pakikilahok ng taong bayan sa gawain ng gobyerno. Maaring medyo mahirap gawin to, lalo na para sa mga kawani ng LGU. Mas mabilis kasi kung magdidikta na lang ako. Kung magdidikta na lang tayo, mas mabilis po yun. Ngunit handa ako na pakawalan ng ibang bahagi ng aking kapangyarihan bilang alkalde tungo sa mas inklusibong pag-gobyerno. Isa sa ating prioridad, kalusugang pangkalahatan. Kalusugang pangkalahatan. Ikinararangal natin na nabigyan ng lokal na pamahalaan ng Pasig ng COVID Response Service Award para sa treatment ng Department of Health. Nagsama-sama ang mga opisina at unit ng ating LGU para gawin yung estratehiya na PDITR, Prevent, Detect, Isolate, Treat at Recover laban sa COVID-19. Ang City Epidemiology and Surveillance Unit o CESU, binigyan natin sila ng karagdagang staff o personnel, mga kagamitan na kailangan nila, at ngayon ginagamit na rin natin ang ating QR code-based na digital contact tracing solution. Lahat po tayo ginagamit na natin ang Pasig Pass kung saan napaiigting ang contact tracing sa ating lungsod. Para naman po sa testing, nagtayo tayo ng Pasig City Molecular Laboratory na certify po ito ng DOH noong September 2020 at na napabilis yung pagkuha natin o paglabas ng mga resulta ng mga PCR test. Nung una, umaabot ng 1-2 linggo dahil sa ating laboratorio, 1-2 araw nakukuha na natin kagad ang mga results ng PCR testing at meron din tayong ICLIA testing. Bago pa man mag-ECQ noong 2020, meron pong lumapit sa akin na 3 nurse mula sa DRRMO. Meron po silang panukala noon para sa isang community quarantine facility sa Rizal High School, sina Nurse RA.
Nung panahon na yun, naaminin ko, hindi ko pa masyadong makuha. Ba't ba kailangan ng ganyan? Ganto ba talaga kalaki ang mangyayari? Ganun ba talaga kagrabe ang mangyayari sa COVID? At napatunayan naman na tama sila. Alam niyo po, ang RHS ay naging kauna-unahang LGU-operated quarantine facility sa buong Pilipinas na na-accredit ng DOH. Pagdating sa treatment, ang Pasig City Children's Hospital ay in-convert natin at naging Pasig City COVID-19 Referral Center po siya. Nung una, isa po itong kontrobersyal na desisyon, pero napatunayan naman po na tama sa huli. Sa ngayon, nasa 2,642 na pasigenyo na, mga positive cases, suspected cases, probable cases, ang na-treat natin sa COVID Referral Center. At dun po sa COVID Referral Center natin, sinasagot natin ng lahat ng gastos ng mga pasyente. Meron po tayong isang pasyente na umabot sa 1.6 million pesos ang kanyang bill. Lumabas po siya ng ospital na walang binabayaran kahit isang sentimo. Pero hindi po tayo nagtatapos doon. Unang hakbang pa lang po ito sa pagpapatupad natin ng no balance billing sa ating dalawang city-run hospital. Sa hinaharap, no balance billing na po ang magiging normal sa ating dalawang ospital na PCGH at PCCH. Nitong pinakahuling surge kung saan umabot sa mahigit 3,000 active cases sa ating lungsod, ginawa natin ang paraan para tumaas palalo ang kapasidad ng ating mga pasilidad. Nagkaroon po tayo sa Rizal High School din, isang bahagi ng RHS ng triaging and emergency room na extension para po dun sa mga hindi natin maipasok kaagad sa mga ospital. Ang susunod naman po ay maaaring hindi masyadong masaya na balita, pero kinailangan natin cremation. Pumasok tayo sa isang kasunduan kasama ang Evergreen at binuksan din natin ang Pasig City Crematorium para makasigurong tama ang handling ng mga katawan ang namatay ng dahil sa COVID at para rin hindi na makadagdag sa gastusin ng mga naiwang pamilya. Ngayon, ang madalas pong pinag-uusapan natin ay yung tinatawag na light at the end of the tunnel. Light at the end of the tunnel sa pandemyang ito, ang vaccination program. Ang lungsod ng Pasig ay ang unang LGU sa Pilipinas na nagkaroon ng approved microplan para sa vaccination sa tulong at gabay ng World Health Organization at ng Department of Health. Hindi po biro ang programang ito. Sabi nga nila, ito po yung pinakamalaking programa sa kasaysayan ng ating pamahalaan, national man o lokal. Yung command center pa lang po natin, 500 personnel na yun. Para sa logistics, data management, mayroon tayong call center sa mega parking. Ang bawat site naman ay may 80 personnel. Kalahati rito ay mga health professionals, yung iba naman mga peace and order officials at iba pa. Sa ngayon, meron tayong 12 vaccination sites, 80 personnel na sa 960 personnel. Ano pa lang yun sa vaccination sites? 1,460 ang ating staff na kasalukuyan ay nasa vaccination site. Pag may dumating pang extra na bakuna, pinagdadasal natin na darating na o malapit nang dumating ang order natin na 400,000 doses ng AstraZeneca. Pag dumating po yun, o kaya nabigyan tayo ng karagdagang supply mula sa DOH o sa National, ay magbubukas pa tayo ng ilang vaccination site pa. Sa ngayon, masasabi nating hindi pa talaga natin nagiging problema yung tinatawag na vaccine hesitancy. Dahil mas marami pa rin ang nasa master list natin kumpara sa available na bakuna. Naging susi rin rito ang paggamit natin ng IT solution na Pasig Health Monitor kasama ang nabanggit ng Pasig Pass. Nagsimula ang Pasig Pass bilang QR code lang para sa contact tracing. Ngayon, nakalink na rin po siya sa DOH-CDRS kung saan nakikita yung testing results ng PCR
At ginagamit na rin natin siya sa vaccination at andun na rin po integrated ang vaccination records natin. Nandaan na rin ang system para sa integration nito sa National Contact Tracing App ng DILG. Sa gitna ng pandemya, pinilit rin nating magbigay ng serbisyong pangkalusugan na non-COVID sa ating mga residente. Natural lang na bumaba ang bilang ng mga pasyente natin sa ospital. Maraming natatakot pumunta sa ospital. Sama na tayo doon. Eh, siniguro natin na laging may doktor at staff ang mga health center at sapat ang gamot dito. Muli na rin nating binalikan ng mga proyekto para sa implementasyon ng universal healthcare. Bukod sa nabanggit ko kaninang no balance billing na inagsisikapan natin, nasimulan na natin ang pagpapakilala ng IT system na may interconnectivity sa 12 health center sa Pasig. At bago magtapos ang taon, lahat ng 44 health centers natin ay magiging integrated na. Next year, hopefully, pati ang mga ospital natin ay may integrate na rin natin sa IT system na ito. Mas magiging mabilis. I-entertain ka kahit anong health center ka pumunta at mas magiging accurate ang records po natin. Andito po, ipa-flash na lang po ang mga bilang ng pasyente ng PCGH pati ng PCCH. We are very proud of our two hospitals. Kahit na nasa gitna tayo ng pandemya, pinilit pa rin nilang makapag-serve sa ating mga kapwa Pasigueño na nangailangan ng treatment. Nag-adapt sila yung teleconsultation services para sa outpatient department at marami pang iba. Programa para sa pabahay. Ito ang programa na lubos na naapektuhan ng mga restriksyon na dala ng COVID-19. Masaya po akong iulat na naipasa na ang Pasig Housing Code na banggit ni Sir Allen kanina at ang pagtatayo rin ng Pasig Urban Settlements Office o PUSO. Ako po ay nagpapasalamat sa konseho sa pagsasabatas ng mga ito. Pero special mention po sa ating mahal na konsehal, Ruding Asilo, dahil siya po ang pangunahing may akda ng dalawang ordinansa patungkol sa pabahay. Ang pabahay sa kabila ng pandemya ay sinusulong natin na kaagapay ang mamamayan sa bawat hakbang. Gaya nitong sa Rosario, nandiyan ba si Kap Eli? Sa pakikipagtulungan ng HOA, pamahalaang barangay at ng PUSO, nabuo ang Rosario Floodway People's Plan. Nakapaloob dito ang relokasyon ng 600 informal settler families o ISFs sa West Bank Rosario. Itatayo ito sa lupa ng syudad. Napirmahan na natin yung USAFRAC agreement para maging abot-kaya ang ihuhulog ng mga residente sa SHOPSI. Kasabay nito ang paghahanda para sa isang makabago o innovative na proyekto para mailipat ang nasa 1,500 pang pamilya na nasa danger zone ng West Bank. Sa susunod na po mga detalye nito. Bilang isang lungsod, natutunan tayo sa mga pagkakamali ng nakaraan. Dapat maayos ang relokasyon bago ang demolisyon. Nakita natin ang mga nangyari noon. Pinatira mga tao sa lugar na walang kuryente, walang malinis na tubig. Talagang babalik lang mga tao dito. Marahas na nga silang pinaalis sa Pasig, hindi man lang maayos yung lilipatan. At naman ako pa yung problema, pati yung sa 20,000 pesos na financial assistance na pinangako sa mahigit 400 na pamilya, tayo pa ni na Sir Rick ang nag-ayos nun. Yung iba sa kanila, 2011 pa yung demolisyon, hindi nila natanggap yung 20,000 pesos lang naman na financial assistance. Nabigay na po natin yun this week. Kaya hindi natin sila pwedeng iwan. Kahit sabihin natin na bigyan na sila ng relokasyon, hindi natin sila pwede iwan hanggat may pagkukulang pa ang gobyerno sa kanila. Masaya po akong report na unti-unti nagagawan natin ng mga paraan ang mga problemang ito. Halimbawa, yung sa Southville, finally, halos lahat ay may kuryente na. Ililinaw ko lang din po
dahil marami pong nagtatanong, ililinaw ko po na targeted ang programa natin sa pabahay. Ibig sabihin, hindi pa po open to the public para sa aplikasyon. Dati kasi magbubukas ng application para sa 500 na housing unit, 10,000 yung mag-apply. Okay lang po sana kung makatarungan yung proseso, kung patas ang nangyayari. Kaso maugulat ka na lang, yung mga na-awardan, kalahati, puro yung malalakas lang sa nakaupo. Isipin mo, socialized housing para dapat sa mahirap. May unit, konsehal. Kailangan natin unahin ang mga nasa danger zone na dekadekada na ring residente ng Pasig. Unang-una sa lahat, danger zone nga. Kailangan ilayo natin sila sa panganib. Pangalawa, may continuing mandamus mula sa Korte Suprema at order mula sa nasyonal. At pangatlo, mga politiko rin naman ang nagpatira sa kanila sa mga danger zone. Mga nagsabing, oh, pwede na kayo tumira rito, akong bahala sa iyo. Kaya naging responsibilidad na rin natin at inaako natin ang responsibilidad na tulungan silang makaalis mula roon. Nasimulan na rin po natin ang trabaho ng Expanded Local Housing Board kung saan nilawakan ang partisipasyon ng mga HOA at NGO. Ang LHB ang nangunguna sa pagbabalangkas ng ating local shelter plan. Tuloy-tuloy pa rin po ang paggabay ng puso para sa mga proyekto sa ilalim ng Community Mortgage Program o CMP. Na magitan ng lokal na pamahalaan, ang puso, para masolusyonan ang mga problema sa hanay ng mga ISF sa ilang malalaking komunidad. Nasa 13 ang site na isa sa ilalim natin sa CMP. Isa sa mga komunidad na ito ay ang Ismar sa Barangay Kalawaan. 1980s pa lang nagsimula na ang problema rito. Marami pa nga ako na haluan ng politika, pero ngayon, finally, napakasaya kong iulat sa inyo na nitong linggo lang, nasaksihan natin ang pirmahan ng dalawang samahan sa Ismar na magitan ng LGU para mapag-isa ang samahan at ngayon wala nang hadlang para maituloy na ang CMP pagkatapos ng mahigit 3 dekada. Dekalidad na edukasyon ng mamamayan tungo sa maunlad na bayan. Dahil sa pandemyang ito, napilitan tayong mag-shift papuntang distance or blended learning. Para po sa mga magulang dito, o baka may mga apo o kapatid na nag-aaral, alam niyo kung gaano kahirap ang distance or blended learning. Tumulong ang pamahalaan, sinuportahan natin ng programa ng Department of Education, at gumastos tayo, naglaan tayo ng 1.2 billion pesos para sa iba't ibang pangangailangan gaya ng learning device, gaya ng ilang laptop, video lesson production at iba pa. Ang perang inilalaan natin para sa edukasyon, hindi po natin ito tinuturing na gastos. Bagkus ito po ay investment natin sa susunod na henerasyon ng mga Pasigenyo. Kamakailan inilunsad din natin ang programang malusog na batang Pasigenyo. Layon nitong makapagbigay ng masustansyang pagkain at vitamins sa bawat mag-aaral ng ating mga pampublikong paaralan. Konting tulong para sa kalusugan, para sa physical at mental development ng ating mga kabataan. Hindi lang po yung mga wasted or stunted yung bibigyan katulad ng ibang feeding program. Pero dahil nakita natin na talagang maraming pamilya ang nangangailangan ng tulong sa ngayon, kaya minabuti po natin na 1:1. Ibig po sabihin kung 3 anak ng isang magulang, 3 food pack po kada buwan yung matatanggap niya. Kung 13 yung anak ng isang magulang, 13 din po yung food pack na matatanggap niya. Hindi rin naman natin nakaligtaan ng mga guro, training para sa distance learning, laptop, annual physical exam, may COVID testing pa kanina. At sa Pasig City Scholarship naman, pinalawak natin ang programa. Nung nagsimula ang ating administrasyon noong 2019, merong 12,000 scholars ang ating LGU. Sa kasalukuyang school year ay meron na tayong 17,500 scholars. In-extend din natin itong scholarship program natin sa mga private schools na talagang naghihingalo ngayon. Ang ating pamantasan ng Lungsod ng Pasig o PLP,
Meron tayong 3,054 enrollees ngayong school year. Binigyan din natin sila ng learning device. Alam nyo, di na ako makapag-intay para sa susunod na school year ng PLP. Maaaring alam po ninyo na hindi na nagbabayad ngayon ng tuition ng mga PLP students sa ilalim ng UNIFAST na pinasa ni Congressman Roman nung nakaraang term niya. Pero sa susunod na semestre, karagdagang magandang balita, yung mga tinatawag nilang RLE na required bago mag-graduate, yung related learning experience, ay sasagutin na rin ng local government. At magkakaroon din po ang bawat estudyante ng PLP ng monthly allowance ng 500 piso kada buwan. Ngayon punta naman tayo sa social services. Kilalanin natin ang mga CSWD staff natin sapagkat ang ating mga social workers, kasama ang mga daycare teachers natin, at iba pang staff ng CSWD, sila po ang nangunguna sa pagbaba sa komunidad natin. Nakisalamuha sa mga residente sa gitna ng banta ng COVID, sa umahagi ng ayuda at lahat ng iba pa nating proyekto kung saan kailangan bumaba sa mga barangay. Bagamat nagkaroon sila ng transisyon sa pamumuno, ay pinakita ng mga kawani ng CSWD ang kanilang tunay na dedikasyon sa paglilingkod. Palakpahan po natin ang ating mga social workers, daycare teachers. Tuloy-tuloy din ang serbisyo at tulong mula sa ating one-stop shop, ang Social Welfare Assistance Center o SWAC. Hindi kailangan ng endorsement basta't nangangailangan ng pasigenyo, tinutulungan ng LGU hanggat sa kaya nito. Ang Project Damayan naman, ang Project Damayan ay in-extend natin sa mga kapatid nating Muslim sa pamamagitan ng financial assistance. Noong Pasko naman, hinangad nating pasayahin ang mga pamilya Pasigueño sa gitna ng pandemya. Kaya tinuloy natin yung Pamaskong Handog. Ang Pamaskong Handog ay naging simbolo hindi lang ng pagdiriwang ng Pasko, kundi pati na rin ng pagkakapantay-pantay ng bawat Pasigueño sa mata ng ating pamahalaan. Walang mayaman, walang mahirap. Ang kaibigan, meron. Ang hindi kasundo, meron pa rin. Pwede pong pumalakpak kung gusto ninyo. Nasa 90% ng pamilya Pasigueño, nasa mga 90% ang nakatanggap ng Pamaskong Handog noong Disyembre. Mahigit doble yun sa bilang nang nakakatanggap noon. Yung naiwan naman ng 10%, hinabol natin nung bagong taon. Oo, nagkaroon ng konting problema sa nanalong bidder o supplier, pero na-penalize naman siya. Ang importante, walang korupsyon. Alam nyo, yung iba kasi, baka naiingit, gagawa ng kwento, pero tingnan nyo na lang po. Kung magkano nabili ng gobyerno yung isang bag ng Pamaskong Handog, kasama na yung katsa, nasa 500 plus pesos lang. Pumunta po kayo sa grocery, tingnan nyo po lahat ng laman nun. Baka mas mahal pa. Paano masasabi na may korupsyon dun? Common sense lang po. Susunod, ang cash gifts for senior citizens na 3,000 piso sa persons with disabilities, 1,500 piso. Inaamin ko na nagka-problema ng konti, pero ang importante, inaayos natin para sa sumusunod. Kung matatandaan, noong December 2019, yun yata yung pinakamabilis na distribution natin noong Pamaskong Handog. Mabilis yung linya nun, dire-diretso lang, kumpleto yung master list, yung database. Nag-explain po ako ano yung nangyari, or at least parte nung nangyari sa aking FB Live 2 weeks ago. Pwede pong balikan kung meron pong interesado. Nagsimula sa pag-delete ng ating database, meron pong nag-delete ng ating database. Tapos nagkaroon ng limitasyon dun sa cash cards dahil sa limited staff ng land bank. Nag-skeleton workforce din po tayo. Marami talagang challenge dahil sa COVID-19 ang karamihan dito. Bukod pa rito, nung unang enhanced community quarantine, nagbigay ang LGU ng Pasig Supplemental SAP para sa mga hindi nakasama sa national o DSWD SAP. 1.2 billion pesos po ang inilaan natin dito at halos lahat sa pamilya Pasigueño ay nakatanggap po nito. 8,000 pesos para sa bawat pamilya. Tulong pinansyal naman sa tulong siyempre ng Sanggunian Panlungsod,
para sa mga pinakatinamaan na sektor. Ito po yung market vendors, ito po yung tricycle drivers o Toda, yung mga jeepney drivers o Joda. Nagkaroon din tayo ng tapat microfinancing at back to work loan. As of May 2021, meron na tayong halos 7,000 benepisyaryo ng 5 or 10,000 pesos na microfinance loan. Ang community kitchen naman, 8,000 meals araw-araw pa rin ang niluluto para sa mga frontliners, sila rin yung kapag may evacuation o iba pang emergency. Kanina naman, na-inaugurate natin ng Kanlungan sa Pasig, a haven for individuals in crisis. Ito ay magiging kanlungan ng mga children in conflict with the law o CICL, abandoned individuals, street families, biktima ng VAWSI, teenage mothers, LGBT in crisis, at abandoned elderly. Nakadudurog ng puso pag mayroong lumalapit sa atin ng mga individual na nasa crisis, gaya ng mga abandoned elderly, tapos wala tayong mapaglagyan. Kaya inisikap natin na talagang dagdagan ang kapasidad ng ating lungsod para maalagaan, mabigyan ng kanlungan ang mga individual na ito. Naintindihan natin na hindi sapat ang pagtatayo ng gusali upang makapagbigay serbisyo. Hindi infrastruktura lamang ang ibig sabihin. Kailangan simulan sa kasama ang kagamitan, personnel, HR, hanggang sa mapagkalingang operasyon. Nabuo na rin yung operations manual nito para siyang one-stop shop para sa mga individuals in crisis. Masusunod ang tapat at masinop na pamamahala. Muli, nagpapasalamat ako sa bawat kawani, lalo na sa mga gumampan ng gawain na labas sa kanilang itinakdang tungkulin. Mula sa pamamahagi ng ayuda hanggang sa Community Mart at Mobile Palengke, patunay ito sa malasakit ng mga kawani ng ating lokal na pamahalaan sa ating kapwa Pasigenyo. Marami sa mga nagawa natin, lalo na yung mga kakabanggit ko lang sa ilalim ng kategoryang social services, ay nagawa natin dahil sa masinop at matapat na paggastos ng pondo mula sa kaban ng bayan. Yung internal housekeeping ay prioridad po natin mula't simula. Sa 2020 COA Annual Audit Report ng May 31 Audit Observation Memoranda or AOM tayo. Isa-isa itong tinugunan ng ating mga opisina. Karamihan sa mga obserbasyon dito ay nakaugat sa kakulangan ng financial systems ng ating LGU. Ito po yung sa requisition at distribution, recording and bookkeeping, overall lack of documentation. Sa loob ng 2 taon, hindi tumigil ang Finance Committee, Accounting Office, Office of General Services sa paghahanap ng mga dokumento, pagsisinop sa proseso at pagpapatupad ng mga kinakailangan dokumentasyon sa bawat opisina. Nagsimula tayo sa physical inventory ng mga supplies at equipment. Tinatrabaho natin ang pag-reconcile ng balanse ng mga inventories na to. May mga dokumento mula 2019 at mas maaga pa na hindi na rin talaga natin mahanap. Kaya nasa 487 million pesos pa po ang hindi reconciled dito. Nasimulan na rin natin ang inventaryo ng lahat ng assets ng lungsod. Lupa, building, kalsada at iba pa. Base sa COA report, nasa 24 billion pesos ang discrepancy sa accounting ng mga assets ng LGU. Yun din po ang pangunahing dahilan. Marami sa mga dokumento na pre-2019 ay hindi natin mahanap. Sinasama ko lang po sa ulat ko, hindi para sa kung ano man, pero baka lang po sa akin hanapin. Kaya humingi tayo ng tulong sa mga auditor natin para gabayan nila tayo sa cleansing mechanism ng COA para matiyak na natin ang actual assets ng LGU. Hindi tayo titigil sa internal housekeeping, sa ating internal housekeeping efforts. Ngayong taon ay sinimulan na natin ang framework agreement. Kauna-unahang pagkakataon gagawin po sa Pasig. Hindi ko po alam kung nagagawa na sa ibang LGU. Ito po ay para sa mga supplies na madalas ginagamit ng LGU. Halimbawa, sa gamot, hindi na tayo bibili ng kung hindi natin kailangan.
at babayaran lang natin ang mga aktwal na nagamit natin. Sa framework agreement na ganito, isang makabagong uri ng procurement, may iwasan natin yung nangyayari minsan, pati sa mga health center natin na nagkukulang yung gamot dahil inaantay pa yung bidding. O kaya naman yung pagkasobra or oversupply ng ibang gamot, tapos mag-i-expire na lang. May ibang topic po ako ng konti, tuloy din ng pagsasaayos ng marami sa ating public infrastructure. May mga backlog tayo dahil sa mga panahon na bawal ang construction dahil sa COVID. Kamakailan lang ay inilunsad natin ang off-plan kaayusan sa Pasig. Nasa 24 na kalsada na ang natapos ng OK sa Pasig team. At syempre bukod pa ito sa iba pang mga drainage maintenance at ibang infra works ng engineering department natin. Pagdating naman sa mga kawanin ng pamahalaan, ang pinakamahalagang resource ng ating gobyerno, ang human resources natin, ang bilang ng mga job order na naging casual, 955. Ang bilang ng mga casual na tumaas ang sweldo mula salary grade 1 hanggang salary grade 3, nasa 2,000 difference din po yun, ay 4,339 casual employees. Tumaas po from SG1 to SG3. At ang pinakamalapit sa aking puso, ang bilang ng mga casual, karamihan yung mga 15 years and above sa serbisyo. Ang bilang nila na na-permanent na natin, 1,347. Pinagsisikapan din natin maging mas business friendly pa. Nagtayo tayo ng business one-stop shop sa Ayala the 30th para maging mas kumbinyente para sa 40% ng registered business sa ating lungsod. Lubos pa rin tayong nagpapasalamat sa mga negosyante ng Pasig. Yun po ang pinakamalaking revenue ng Pasig, halos kalahati, ay galing sa mga business taxes. Kahit may pandemya at hirap pang lahat, marami pa rin ang nagbabayad ng buwis. Para sa taong ito, nasa 78% na tayo ng ating target collection. Ang ibig lang po sabihin nun ay pagdating ng fourth quarter, meron po akong utang sa mga barangay. Ang ating financial aid. Natapos na rin po ang citizens charter at mahipit natin pinatutupad ang anti-red tape, ease of doing business. Malayo pa sa perpekto pero nagtatrabaho natin para lalong mapadali ang pagnenegosyo sa lungsod ng Pasig. May mga nahuli na rin tayong mga fixer, mga empleyadong nang i-extort, meron pang na-filean ng criminal case, nakasuhan sa korte. On a slightly different note, pati yung mga gumawa ng ghost scholars natin, dalawa po sila, halos 100 scholars ang ginawang ghost na ginawa, ay nakasuhan na rin natin, iisa-isahin natin ng mga tiwali. Sapagkat seryoso tayo sa paglilinis ng ating pamahalaan. Seryoso tayo sa laban kontra korupsyon. Balikan po natin ang procurement. Para sa mga nanonood sa Facebook Live, ang procurement ay ang legal na proseso para sa pagbili ng gobyerno ng mga gamit o serbisyo. Binuksan natin ang bidding ng lungsod para maging makatotohanan at transparent ito. Nag-imbita tayo ng mga third party or CSO observer para mas makasiguro tayong tama ang mga nangyayari ayon sa batas, strictly by the book. Ngayon, malayo pa sa perpekto ang sistema. Alam po natin yan. Pihado, may mali pa rin nangyayari, pero uunti-untiin natin ito. Pero tingnan na lang natin ang mga resulta. Kung ikukumpara natin, on average, ang presyo ng isang proyekto natin bilang LGU ngayon, kung ikukumpara natin ang presyo ng isang proyekto ngayon sa proyekto 2 years ago o 3 years ago, makikita natin na ang project ngayon na pareho o minsan mas maganda pa ang kalidad ay nasa 20% na mas mababa ang presyo kaysa noon.
Kaya, alam niyo itong figure na babanggitin ko, baka magulat po kayo. Lalo na po yung mga CSO reps natin at mga nanonood sa bahay nila. Ito ang halaga ng ibinaba ng presyo ng mga kontrata natin, total, dulot ng bukas na public bidding. Inumpisahan natin ang reforma noong October 2019 at mula noon hanggang June 2021, ang natipid natin dahil dito ay nasa 2.3 billion pesos. Yan po yung nagagamit natin para sa mga social services natin. Dahil ang gobyerno, hindi naman po dapat malaki ang savings. Hindi tayo dapat nag-iimbak ng pera sa gobyerno. Dapat ginagastos din natin kung may savings tayo. At yan po yung gusto natin gawin. Napataas din natin ang absorptive capacity ng ating lungsod. Yung 2.3 billion pesos na ito, hindi ko naman po sinasabi na 100% yan ang napupunta sa korupsyon dati. Hindi ko po sinasabi yun. Pero kayong mga nasa tanghalang ito, lalo na yung mga kawani na matatagal na dito, alam nyo naman kung magkano yung mga SOP sa kickback dati. Kayo na po ang maghusga. May mga kaibigan ako na humihingi sa akin ng kontrata sa lungsod. Ang sinasabi ko lang, walang problema. Pero dumaan kayo sa tamang proseso. Hindi kayo papaboran. Kung manalo man sila, hindi ko na kailangan alamin. Sumunod kayo sa batas. Sa trabaho natin, hindi maiiwasan ng intriga, hahanapan, kundi gagawan tayo ng butas. Ngunit pakinggan pa rin natin, kahit hindi ganun kaganda ang feedback. Kahit na yung iba minsan, parang napaka-outrageous na, pakinggan pa rin natin. Bakit? Kasi baka naman may punto. Pakisabi, busy po ako. Yung iba naman, baka exaggerated lang, pero maaaring may pinagmulang konting katotohanan. Gaya nung nabanggit ko kaninang halimbawa, maaaring hindi naging perpekto ang sistema, hindi naging perpekto ang proseso, pero basta't hindi kriminal at hindi korupsyon, kaya natin ayusin to. Sa dulo, kailangan nating tanggapin na you can't please everyone. Ang mahalaga, maglingkod tayo ng may integridad sa kahusayang maaabot natin. Hanggat sa ating makakaya, maglingkod tayo ng sinasabi sa wikang English na beyond reproach o walang bahid. Alinsunod dito, magkakaroon din tayo ng major changes sa ating back at secretariat sa susunod na linggo. Hindi dahil may ginawa silang masama, hindi po, kundi gusto lang nating paigtingin pa ang tapat at mahusay na pamamahala natin. Lalo na sa pinakasensitibong bahagi ng pag-gobyerno, pinakakontrobersyal ang procurement. Sa ating mga kawani na nasa front lines ng mga reformang pinakikilala natin, yung mga nasa back, sa finance committee, basta't ginagawa niyo ang lahat base sa inyong paninindigan at kakayanan. At alam niyong makakaharap kayo ng malinis ang konsensya sa Diyos at sa taong bayan, kung kanino tayo may pananagutan bilang mga lingkod bayan, ay magpakatatag lang kayo. At sa mga pagkakataong nahihirapan tayo, sa mga pagkakataong napapagod tayo, sa mga pagkakataong nasasaktan tayo, lakasan natin ang ating loob. Dahil alam natin na ang sinusulong natin ay hindi lang para sa ating mga sarili. Yung pinapakilala nating pagbabago, alam niyo, dito rin naman talaga papunta ang bansa natin, dito rin naman talaga papunta ang lungsod natin. Yung mga pinapakilala nating aspeto ng mabuti at mahusay na pamamahala, yung good governance kung tawagin, yung pagtutol natin sa pagiging normal o katanggap-tanggap ng mga practice ng korupsyon, yung pagtataas ng ekspektasyon sa ating pamahalaan at pagpapalakas ng pananagutan ng pamahalaan sa taong bayan. Kahit hindi ako naging mayor, kahit hindi pinanganak si Vico Soto, dito naman talaga papunta ang kasaysayan, dito naman talaga papunta yung sinasabing trajectory of history. Yung mga matatagal na sa gobyerno, siguro alam nyo, 30 years ago, kung matatandaan ninyo kung gaano kaluwag ang COA,
na kahit ano halos pwede gawin. Hindi pa tayo perpekto, pero doon tayo papunta bilang isang bayan, bilang isang lungsod. Maybe kuman o wala. Nandiyan man kayo o wala. Ang tanong, magiging bahagi ka ba ng mga pagbabagong ito? The question is, will I do my part? Will I do my part to make these changes come sooner rather than later in our city and in our country? Lakasan natin ang loob natin. Magtulungan tayo. Sapagkat naniniwala tayo na higit pa sa nakikita natin ngayon ang potensyal ng mga Pasigueño. Bata man o matanda, itayo natin ang pundasyon para sa mga susunod na henerasyon. Kung tama ang gagawin natin sa susunod na mga taon, sigurado ako, na ang mga kabataan ngayon ay magiging mas magaling pa kaysa sa atin. Kung magkakaroon lang sila ng mga pagkakataon. Meron diyang nag-aaral sa Rizal High School na magiging mahusay ng mga konsehal ng lungsod natin. Maaring nasa Manggahan High School ang susunod na congressman ng ating distrito. Pangarap kong makita na isang graduate ng pamantasan ng lungsod ng Pasig ang magiging mayor ng ating lungsod. Marami sa mga ginagawa natin ngayon. Oo, minsan unang napapansin yung mga gaya ng pamaskong handog, yung tablet. Pero long term ang tinatanaw natin. Marami sa ginagawa natin ngayon ay magbubunga lang 5 years later, 10 years later, 15 years later. Ang mga kabataan ngayon, sila na ang aani nito. This will be our legacy. Sapagkat matayog ang ating mga hangarin para sa lungsod ng Pasig. At dahil dito at sa gitna ng iba't ibang realidad, mga problema, mga hamon sa atin sa mga oras na ito, may pandemya man o wala, hindi tayo magpapaawat. Sa halip, ipagpapatuloy natin ang mga magagandang nasimulan na. Paiigtingin pa natin ang tapat at mahusay na pamamahala. Itataguyod natin ang isang mapanlahok na pamayanan. At patuloy nating ipapakita sa lahat na dito sa lungsod ng Pasig, tunay na umaagos ang pag-asa. Maraming salamat po.
Mm-hmm.